Mahirap man tanggapin ang buhay, sadyang panapanahon lang. Kaya kung meron pa po kayong mga magulang, kailangan po ay mahalin niyo po sila, iparamdam, no, yung inyong pagkalinga at pagmamahal sa inyong mga ina at ama. Dahil ang aming ina is pumanaw na, ngunit sa kabila po nun, kapi po ay hindi ganun masyadong nagdadalamati katulad po ng ibang tao. Dahil sa bawat tao ay may kanya-kanyang paniniwala. At bilang Kristiyano po, bilang a born again Christian, we know and we believe that our mom is now in heaven. She is resting peacefully and eternally. And one day, we believe na makikita rin namin siya kasama ng aming mga naunang mahal namin sa buhay. Kaya guys, again, ang buhay ay hindi lang dito sa mundo. Dapat ito ay ating paghandaan. Dahil ang buhay, ang tunay na buhay na nasa kabilang buhay. Whether heaven or hell. Kick. Ayan guys, ayan yung pagdating namin na dito sa bahay nila. Ate Eva, ang aming panganay na kapatid. Napakabigat mong makita. Yung makita mo yung ina na nakahiga na sa kabaong na yan. Yan po kasi yung mga pagkakataon o isang bagay na ayokong ayoko pong mangyari. No, yung makita mo yung pinakamamahal mong ina na nakahiga sa loob ng isang kabao. Kahit ang nanay po na nabubuhay, ayaw niya rin po na makahiga sa ganyan. Dahil ang sabi niya nga po noon, nung nabubuhay pa siya, nung kalakasan niya pa, ayaw niya po raw mamatay. Pero kailangan pong mangyari ang mga ganyang bagay. Dahil kahit po sa Bible, kailangan pong mangyari ang dapat mangyari. Dahil sa pamamagitan lamang po ng kamatayan ng isang tao, ito po ay nangangahulugan na tutungo ka sa kabilang buhay kung saan ito po yung ating talagang patutunguhan. So kailangan po talagang paghandaan yan. And we are very thankful sa Lord kasi we know na ang aming ina ay nasa pili niya na. Ayan, napakalungkot man po namin. Magana po ang mata namin dyan, guys. So, kaya po, ayan po, ulit-ulitin ko sa inyo
na habang may moment pa, habang may mga panahon pa po kayo na makapiling ang iyong magulang, ama or ina, paramdam niyo po kung gaano niyo po sila kamahal at kung gaano po kaimportante sila sa inyo. Ikaw daw yung dino! Ikaw daw dino! Ay! 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 Ay!
Cinderella kaya ako. Hindi. Sino ba yung nahulugan ng ano, Cinderella? Cinderella ba yun? Si Cinderella ba yun, Jackie? Ikaw, Mara, kahit pwede ba sa'yo? Seven. Oh, hindi, nagbibigay sa mga sapatos yun. Hindi, nabili na ako dahil ng bahay. Ayan guys, medyo nagkakangitian na po kami dyan. So nagagawa na po namin ngumiti dyan. Kasi abali, pangalawang araw na po ng burol na aming mahal na ina. So medyo natanggap na po namin. Ayan guys, sasama-sama po kaming magkakapatid. Pamangkin, ayan, mga tita, tito, nephews, nieces. And guys, nakakilala sa Panginoon ay lagi kasing ano eh, sabihin, kung naiintindihan natin talaga ang kamatayan, ang mensahe ng kamatayan po, sa mga Kristiyano, hindi talaga sila matay, nagtutulog. So, kaka-importante ang magulang, kasi ang namatay magulang. Kaya, ang message ko, para sa mga anak, okay? Kasi wala namang bago dito, wala namang hindi mo rin ang palataya, kasi kami ang manang palataya. Kaya minsan, ang prayer ng magulang, ano eh, sana bago ang eh, di mas magandang pagpapagawin ako, di ba? Actually, yun ang emphasis ng last 10 beses, di ba? Yung family mo.
kailangan makita si Kristo. Dahil gusto kang magulang. Ayan guys, bali si Pastor Timmy Masanga ang aming pastor sa NCC Church kung saan doon po ako dumadalo ngayon simula nung end of the month ng January. Ayan pa guys. Ayan guys, bali nakamove on na po talaga kami dyan. Pero may mga panahon po, may mga oras na bigla na lang po kaming naluluha all of a sudden sa tuwing naiisip namin na aming ina nawala na sa aming piling. So napakasakit po na sa kabila po ng alam namin na yung katotohanan na ngayon ay nasa langit na po siya kasama na po ng ating manlilika. Napakalungkot pa rin po. Ayan, kahit pinipilit po namin umiti, no? Ayan guys, si Ate Leti. Ohan. O, Jivan. Ayan, nagagawa na po namin mag-picture. Ayan guys. Ayan, si Ate Leti lagi po seryoso talaga sa buhay niya. Ilang beses po siyang inatake dyan. Ayan ang aking kapatid na kulot si Ate Susan. Ayan. O, diba? Pabanjing-banjing na lang po namin. Bali, yesterday po yan. Yesterday. So, ayan, that's me. My sister. Bali, araw po yan, siguro nasa alas. Alauna ng tanghali, kaya wala pa po masyadong tao, kundi kami lang po. No? Bali, dumarating po kasi mga bisita bandang hapon hanggang paggabi. Yan guys, nagmamahalan po kami kapatid. No? Mahalin po natin ang ating mga pamilya guys, kasi ang buhay din natin alam. Until the very end, let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want. Mamahaling hiyas ni Gim-